Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Humingan ng malalim, alisin na ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yan natapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong alam. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayin. Dito ka? Sir? Dito ka na assign sa... Taga rito ka? Yes. Pa-assign ka sa Davao? Ako maghanap ng boarding house doon. O kaya, apartment. Sige. But sabihin ko sa inyo, it's not my personal ambition to be president. Wala ang problema sa akin, walang ano. Pero pag sinagot mo ako ngayong gabi, okay na ako. For you. Okay. Isa sa first lady, siya. Tagalag ako, sige, tingin sa iyo. Totoo. Sagutin mo ako ngayon. Tatakbo ako presidente. Ngayon na, mag-declare ako. Puro ko lagi. Ha? Puro ko president, ko lagi. Hindi. Basta ako sagutin ako na ito. Oh my God. Oh, ang isang katulad mo. Videos na nakunan kanina sa Pampanga na hinahalikan niyo yung mga babae sa lips. Bakit niyo po ginagawa yun? Ba't masama ba? You're running for the presidency, sir. Yes, but is it bad to kiss women? Random women, sir. Yes. Ginagawa ko yun sa Davao because mahal ko yung kapwa ko ta. I want to embrace them, kiss them. Minus the sexual undertones. Wala yan sa akin. That's how I show my affection for them. Walang undertone. Ayun, kung naging presidente, uulitin nyo yan? Yes. If I see my countrymen and they want to hug me because they're happy, so why not? Kasi ang tanong ng mga iba, this can set a bad moral image for kids. Jesus, Mario, Sef. Ano bang moral na isistrek? Nandiyan mo na SFP parental po. Parental guidance, sir, di ba? Baka maging parental guidance. That's nitpicking. Walang ano yan. Kasi si Obama, nag-alik-alik. Tignan mo yan kay Obama sa eleksyon. Sa lips? Oo, wala ah. Lips. Kapagkagilos na naman. Hindi naman yung tang-to-tang. Mutsing gano'n. Ano mo masama niyan? Nag-toothbrush naman ako. Nag-mouthwash ako bago ako nagbaba sa chopper. I do not contaminate. Ginagawa ko talaga yan, Davao? Sir, you... Embrace.
Sir, yung projects, yung reforms, yung enough bang 6 years para sa isang... Ano po yung masasabi niyo sa balitang magkakaroon ng dayaan po sa election? Well, I hope not because it will throw a monkey wrench in the normal process of selecting officials, and we are not ready for any gulo, are we? Number two, Mayor. Alam niyo naman po yung nangyayaring media blackout. Hindi pinapakita yung dami ng supporters na pupunta sa inyong campaign rally at taliwas po yung lumalabas sa survey. Dahil po doon lalong nagpursige at naging agresibo yung mga kababayan po natin sa social media na ipromote at ipush po talaga kayo at yung support. Ano pong masasabi niyo sa ating mga netizens? Ganito yan eh. Fundamentally, a human being wants to be fair. Ayaw kasi natin by nature yung may underdog na ino-oppress mo. When you resort into something like that, na dadayain mo or news blackout, hindi mo palabas yung isang magandang event ng isang tao, kandidato, people will see through. And so, parang they are taking the cudgels for me by adding more profound programs into that small thing there, the internet. Mayor, last question, number three po, medyo personal. Kasi my father, just like you, he was a prosecutor. Uh-huh. And he became a judge. And just like you, he loved our country. But he was killed in the line of duty. Kasi po, naipakulong niya ang isa sa mga notorious na sindikato sa Pangasinan niya. Ang tanong ko po, paano niyo po bibigyan ng proteksyon yung mga government official na susunod sa inyo at makakapangga po yung mga ganitong klaseng mga sindikato po? Basta ako sinasabi ko, what you do to your fellow men, I will do it to you. Yan ang sabi ko. Lahat. Ano yung ginagawa mo sa kapwa mo taong, gagawin ko sa iyo. Mag-kidnap ka, I'll kidnap you. You kidnap the kidnap victim, I'll kidnap you because you are the victim of my kidnapping. Salamat sa suporta ninyo sa akin. For those who are with me, believing in my stand, I am almost anti-establishment na. Parang anti-gobyerno na kasi ako. Kasi nga, ayan, it is the government itself oppressing the people. Nandiyan yung mga corrupt, mga police, lahat ng sa droga. Ay, naku. Ano ba namang klaseng gobyerno to? Man, I hate it. I said it's government who should be there seeing after the welfare of the people. Wala namang ginagawa. Yung mga train natitirik because of corruption. Yung train ngayon, nagbili sila ng bagong train. Ang gumawa nito, Czechoslovakia, yung MRT natin. Yung ngayon sa Manila. Mga ulol, nagbili ng train sa China, hindi na compatible. Uh-huh. Iba yung ininsekto. Ito naman, Czechoslovakia, hindi sila magkaintindihan kung paano ito ilagay yung... Kaya ganun eh. So yung train na hulog, hindi compatible eh. And who has discussed the issue of the West Philippines? Who has discussed terrorism? Who of them have, and these are serious issues facing our country, peace and order, economic growth and peace and development together. Who of the candidates have the kind of experience he has in handling those issues? I rest my case. Mr. President, how will you deal with cabinet secretaries who are non-performing? Sir, I'm here. Will you be giving them a deadline? Papansin ka talaga sa atin. Sir, good evening. Mr. President, in relation to the question... Sir, can I get an answer, please? Huwag na ganyan. Malayo ang tingin. Sir, how will you be dealing with cabinet secretaries who are non-performing? Will you be giving them a deadline? Like for example, 6 months to perform, and if they do not give you performance? No, fortunately for me, yung
nagtrabaho na ito, galing na ito sa bakbakan na trabaho. Mm-hmm. For example, defense. Ito si Lito, laking sundalo to. So, dumaan ang bakbakan niya, buksakan niya. Hi, Mayor. Buka na ni Moy? Mulag eh. Takot naman ta kahit ko. Imagyapon siya kita na ko. Kira na day. Manho na ah. Kung kinapon ka, maglisod sila. Mayor, sana ako may daotan mahitabo ninyo. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. Kay ba baka nga si Mayor ang first nag-pass of Women Development Code sa tibuok Pilipinas? Kay ba baka nga si Mayor digalahan og mga drug addict? Rong teenager na sa rehab, ning monthly allowance. Kung magpa-rehab na lang sad ko, ano man, addict mo nimo. Okay. So, nagsisipag viral ngayon yung mga man-man na yan. Carrot man, cabbage man, basura man, pinipig man, kubeta man. Nakapagtataka kung bakit hindi trending ang pinakasikat na man sa buong mundo ngayon. Kilala nyo ba kung sino? Manloloko. Mandarambong. Man gagago, man tutuhog, tapos man iiwan. Anak ng suma, naman. Gusti siya. Dapat trending din sila para mahiya sila. Dalam niyo sa totoo lang, ang sarap nilang ilublob sa manhole na may kumukulong mantika. Okay, humugot lang talaga ako. Pero masakit kasi. Hindi na talaga akong maniniwala at magpapabitag sa mga po sangga lang man na yan. Pero gusto ko munang mag-hi kay Carrot Man. Hi! Gugma, ayaw palabi. Ang sobra na, di na nimo magamit. Never thought that I would lose you, love. Can't imagine what could ruin us. Hit your phone just to hear your voice.